Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Muli tayong nagbabalik dito sa workshop guys. After a few days na galing tayo sa malayo at sa ibang lugar. Sa ibang customer guys, galing tayo sa ibang customer. So muli tayo nagbabalik dito sa workshop for the meantime. At i-check natin yung isang rational combi oven. So, yung may steam at saka dry heat, parang mga ganong style. Lumang modelo siya guys, na ano, ECC model. Kasi yung bago ngayon, ECCWE. Ito, ECC lang ito eh. Ang size natin, maliit lang to. Mga ano lang to guys, hindi ko alam kung anong size ito. Ito yung pinakamaliit eh. 62. 62 yata ito. Wala na kasi yung model number niya at saka serial number na nasa sobrang luma. So yun muna guys ang ating trabaho ngayong araw na to dito sa Jeddah Workshop. Okay, ipakita ko sa inyo na buksan ko na, tapos ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng unit na yun. Recap lang tayo guys, siguro na nagawan ko na ng video pero ibang klaseng model yun. Ito pala ECC lang ito, ECC model. So ito yun guys, ito yun ACC, ibig sabihin ng self-cooking center, yan ACC. Ito yung brand nya, Rational. Ito yung on-off switch, yung icon, may mga icon sya dyan. Ito yung screen nya, yung program, yung setting mo, pag magbalik ka ng setting. Tapos ganyan yan, yan. Stainless steel yung loob niya. Sira na yung mga gasket pala nito. Ang nakita namin problema rito for the main, ngayon, nag-trip yung ating ano, ito. Cabinet temperature high limit. Yung safety high limit nag-trip. Kasi mayroong sirang isang ano SSR do sa likod. So nasira tuloy yung isang heater kasi continuous siyang umiinit. Pumutok isang heater. So ito yung ating board, touchscreen na ano, board. Yan. Touchscreen yan guys. Ito yung ating buzzer. Yung alarm. Pag nagtapos na yung oras, ito yung alarm niya. Tapos ito yung ating CPU. CPU yan. Yan. So ito yan guys, countertop tawag yan. Ilagay, may base din yan. Pwede natin ilagay sa ibabaw ng lamisa. Pwede natin ilagay sa base nya, yung pinakang stand. So ang napuna ko rito guys, itong unit na to 380 siguro to dati. Ayan, may nag-convert dito. Pinagka-cut yung mga ano nga, yung connection ng heater, yun o, nakat, tapos ginawa lang ng terminal block na ganito, plastic, may screw sa loob, kinabit. So ang problema nitong isa, naglo-loose yan, umiinit, loose connection, yun, doon magsisimulang ka-problema. Meron tayong blower motor, ano yan guys, may control sa loob. Ano to, may electronics board sa loob yan. Ngayon pagbuo yan, may ilaw dito. Kulay green. Ito yan, dapat kulay green yung ilaw dyan. Meron tayong emptying pump. Steamer heater. Ito yung ating boiler tank. Yan. Ito yung ating water level probe o sensor. Ito yan. Tapos meron tayo ditong clean jet pump. Ito yung clean jet pump natin sa lailalim yan. Mukhang ano na rin, clean jet pump yan. Tapos meron tayo ditong CDS. At ito yung ating quenching box. Yan, quenching box yan. Tapos meron tayo yung ano dyan, drain valve. Sa ilalim, ayan o. Makikita nyo.
Yan. Yan yung drain valve. Yan. Kalagay yan dito yan. Meron tayong water solenoid here. We have one double, one single. And our IO board. Let's say looks like IO board. Ito yung guys, yung parang interface. So tinatawag nilang IO board. Yung ating contactor here, we have contactor here. This is interlocking switch for the controls. We have power transformer for the controls. We have filtering noise filter here, fan blower, pressure switch, and we have some parts here. I forgot what is name. What is not CDS. It's the exhaust. It's working for the exhaust. Climax plus yata ang tawag dito. Hindi ko ma-sure. Pero Climax plus ito. Yung nagko-close open pag sa steam. Sa kahit. Tapos meron tayo dito mga sensors. Ito yan. Sensors yan. Ito yung mga kulay green na yan. Sensors yan. Yan. Itong wire na yan. Sensors yan. Sa temperature. Mga temperature lang man. Tapos meron tayo ditong hand wash shower para panglinis kung magkaroon ng problema. Tapos guys, nakikita nyo yung basket dito. Yung cover nya. Yan. Parang may basket diba dito. Ano yan, ang purpose nyang lagay ng chemical. Ano kasi ito, ilalagay mo lang ng chemical tapos set up mo yung cleaning. Ano yan, automatic nya tatapusin nya pag walang problema yung unit. Wala sigurong ano to kasi mukhang malinis eh. High limit lang. Yan yung tray nya. Yan. Ito yung ating lead sensor. Ha? So this is the unit guys. See, gasket is broken. The user is careless, I think. Something here broken also in the lock. Here. See? You have cover here. Plastic. Gray or blue. Only this is the one. Ito guys yung yung itsura ng unit natin. Combi rational oven. Combi, ibig sabihin kasi ng combi combination. Merong pwede kang magsaing, pwede kang magluto ng isda dyan, pwede kang steam rice, steam fish, at grill. Yung ganun, pwede kang mag-steam ng vegetable. Yan. Pwede dyan sa unit na yan. Yan. Kaya tinawag na combi yan. Marami kasing purpose na pwedeng, maraming pwedeng lutuin ito sa oven na ito. Steam. Yan. Steam at saka grill. Roasted. Yan, mga ganyan. Pwede rin bakery. Pwede rin pang bakery ito. Sa mga bread. Pwede yan guys. So, okay guys, let's go. Ating iti-test at ma-final na para magawa ng quotation. Okay. Kala, this one by. For the power, we'll check your machine. Atos. We need coupling. Yeah, this is 2 amps. Yeah, 2 amps. Let's bring the coupling. No, this one is for rational. We don't need this thing, this thing, this one. And we have 5 there. Well, I connect the power that will say booming or not booming. Okay.
Walang power guys, may power siyang pumasok pero walang mag-inis kayo din. Total yung blackout kung ano na. Ayan guys oh, nakailaw na yan pero walang display dito sa ano mo, screen, so may problema tayo dito. Ayan oh, gumagana naman siya, tumutunog pero walang ano display. Ayan oh, so i-check natin kung bakit walang display yun. We have one technician here, our co-worker, Mr. Rizwan from Moroguro.com. So put it back. Put it back, then we will check again. Otherwise, we have to order the controls. Sir, guys, yung ano, yung ganitong connection, kasi natutunaw ito eh, yan. Tutunaw yan pag umiinit, eh, especially oven to, umiinit. May nag-convert nito eh, ewan ko paano ginawa yun, bakit ganun. 220 to guys, ginawang 380, yung wiring connection ng heater. So, itatry natin ulit na isaksak sa power, kaya pala walang display ito. 110 kasi naka-neutral yung isang ano, isang supply nung ano, nung control. Kaya pala yung contactor hindi nagla-latch. So yun muna guys, ang update natin ngayon at ikinukunik na ni Engineer Rizwan yung ating power supply. 380 plus neutral. So subukan natin uli kung gagana siya.
Yun muna natin guys, tingnan natin kung ano siya mag-activate. Ito guys yung display niya, o yan. Service 34-2, no function, customer service. Ito na, service 34-2. Ibig sabihin niya yung motor, yung magana yan. Sira yung motor. Sira yung motor natin guys, yung blower. Kaya magastos ito.
So yun nga guys, tayo nag function test. Ito kasi yung ano natin, yung seating natin dito, yan o. Yan o. Lagyan mo dun sa yung may dip switch diyan na ano, lagyan mo lang yung on, i-on mo yung number 1. Tapos mapunta mo yung ano diagnostic
Yan. Mapunta ka sa diagnostic running temp, basic seating, function test, yan din lahat. Yan. So matitesting mo yung parts pagka ano, kung may problema. So yung motor natin may problema talaga, at saka yung clenched pump hindi siya gumagana. So yan guys, gagawa natin ang quotation to, at palagay ko ay ito ay malaki-laking presyong ano, kasi mahal yung motor na to eh. Dati ano to, mga almost 5,000 dati itong motor na to. Tapos may heater pa tayo, isa sira. Kasi yung heater na yan, pag nasira ang isa, palitan mo lahat. Buo yan ay pinapalitan. Yun. Tapos yung clenched pump natin doon sa baba, daming problema. Tapos yung software nito, mababa na. Mababa yung version, kaya mabagal. Hindi siya ng update. Lagi. Marumi. Saka marumi. Grabe karumi. Ano to? Kulang sa maintenance, hindi nalilinis ba? Kaya nagkakaproblema. So yan lang. At atin ang gagawa ng quotation guys, at hintay natin sana ma-approvean para magkaroon tayo ng ano, another ano, trabaho dito sa workshop. Ano siya guys, gumagana yung ano, yung motor kahit walang lights. Kaya pala ano, pala nagkamali ako na ano dun. Pala ako sira eh, kasi dapat may ilaw yung dun, indicator sa butas na yan. Wala, walang nakailaw eh. Sira yung ilaw. Tapos yun, nag-steam tayo. Yeah, steam. Yan yung ating seating, steam. Tapos gumagana siya oh, 13.3. Tapos ito yun oh. Yan. Hi. Because this other one, 12.4. Yeah, it's okay, no problem. Because the other one with motor. Yeah. Because this one, 12.4. Yeah, there's no issue. Manas. Gasket, clenched pump, and cabinet lights. Heater. Poultry, fish, rice, meat, yan. May marami siyang pwedeng option na gawin dito lutuin. Kaya tinatawag na combi. So, palitan natin yung mga parts na. Orderan natin guys. Okay. Ito lang muna natin tatapusin yung video, at hopefully ma-approvehan ito guys ng ano. Pagkatapos ng dito, labas na naman. At punta tayo sa ibang customer. So, ganoon tayo ka-busy ngayon dito sa workshop. Kaya pagod. At hindi tayo makapag-adventure ngayon dahil masyadong malamig. Grabe kalamig sa labas. Malamig ang tubig, malamig ang hangin, walang crabs, walang isda. So, upload muna tayo ng kitchen equipment dito. Okay. Ano natin yung quotation, nag-order tayo ng parts, tapos lagyan na lang ng price ito, at isasubmit natin sa customer, sa client, kung ka-approve sila.
Mga more or less to, siguro abuti na mga 20,000 reals guys yung presyo nito, including labor charge, service charge, kasama na inspection charge. So yun muna guys, at dito natin tatapusin yung video natin to guys, at salamat ulit sa mga ano nag-subscribe sa ating YouTube channel at bumisita sa hashtag Mark Vlog. At once again, ito, comment lang kayo guys kung ano yung mga gusto niyo pang malaman about sa ating kitchen equipment dito. At sa ating adventure, hintay-hintay lang tayo, medyo malamig eh. Okay, let's go. Yun lang muna guys at